Malaki ang naging pinsala sa mga aswang sa ginawa kong pag-atake. Sumakto ba naman sa napakaraming bilang ang pagbagsak ko mula sa ere. Lagpas sa kalahati ang natamaan ko sa kanila. Hindi ko manapas lang ang lahat ng natamaan ko. Halos lahat naman sa kanila ay nabigyan ko ng malulubang sugat. Hindi na yung pinalampas ng mga kasamahan ko. Lumabas ang galit at bagsik ng mga laykan at ng mga bakunawa. Isama mo pa ang abilidad at pagtutulungan ng mga mandirigma, suryon at ng mga filios. Halos maubos namin ang mga uwang na humarang sa amin kung hindi lang sila kumaripas pabalik sa taas ng Everest. Marami rin sa mga kasamahan ko ang nasugatan at nasawi. Pero hindi iyon ang nagpahinto sa amin sa misyon namin sa bundok na iyon. Yung mga lubang nasugatan at hindi na kayang lumaban, pinabalik na namin at pinababa na sa Tibet. Kabilang na doon si Andrew, Jacinto at Ami. Luba silang nasugatan sa laban. Si Jacinto ay nakuyog ng malalaking uwang. Si Andrew naman, napagtulungan at nabitbit sa ere ng mga aswang. Si Ami naman, gaya ng lagi nangyayari sa kanya, lumalabas pa talaga ang pagiging baguhang necromancer niya. Hindi pa lubos ang kanya kapangyarihan. Lagi niya itong nasasagad. Pero para sa akin, mas okay na rin yun. Mas makakampante akong nasa ligtas ng kalagayan si Ami. Halos kalahati ang nabawas sa bilang namin. Pero walang nabawas sa kumpiyansa at sa lakas ng loob namin. Buong buo pa rin ito. Hindi kami hinto hanggat hindi namin natatapos ang misyon namin. Ang masugpo, ang prinsipe ng mga aswang, si Samael. Nagmadali kaming sumakay sa mga laykan at bakunawa at muli naming inakyat ang taas ng Everest. Papataas ang papataas, mas lumalamig at mas lumalakas ang ihip na hangin. Mas patarik ng patarik ang dinadaanan namin. Pero hindi naman ako nababahala doon. Sanay ang mga taong lobong to pumanik sa bundok. Habang ang mga taong agila naman ay malayang nakakalipad sa ere. Habang patungo kami sa taas, laking gulat namin. Dahil yung mga nauunang laykan sa amin, biglang tumakbo pabalik, pababa ng bundok. Napansin ko rin yung mga lumilipad na bakunawa sa ibabaw namin, mas tumaas ang paglipad nila. Ano ka kung nangyayari? Inaatake ba kami ng mga aswang? Ilang saglit pa, nakarinig ako ng kakaibang tunog. Tunog na parang lumilindol. Yumayanig ang paligid. Napaluha ang aking mga mata sa nakita ko sa harapan namin sa di kalayuan. Kaya naman pala kumakaripas ng takbo papalik ang mga laykan at lumilipad pataas ang mga bakunawa. Dahil may avalanche, punta iyon sa direksyon namin. Hindi ko alam ang gagawin ko. Madami ang hindi nakatakbo at hindi agad nakailag sa niyebing bumabagsak at rumaragasa. Madaling nagmaniubra ang sinasakyan kong laykan at mabilis na tumakbo pa ibaba. Sigurado ako, kagagawa nito ni Samael. Napakatuso at duwag mo. Natatakot ka ba sa amin? Hindi mo ba kayang lumaban ng harapan? Habang pababa at hinahabol kami ng rumaragasang niyebe, isa-isa kami binitbit ng mga bakunawa. Iba klase. Napakalalakas pala talaga ng mga agilang to. Biruin mo, may kasalukuyan na silang bitbit na tao. Tapos nakaya pa nilang bumuhat pa ng isang tao at ng isa pang lobo. Pagaman nabitbit nila ang karamihan sa amin, may ilan pa rin minalas na hindi nagawang mabitbit. Kitang-kita namin sa ere kung paano sila lamunin ng rumaragasang niyebe. Nakakagalit at nakakapanglumong isipin na wala kaming magawa upang matulungan sila. Mas nagliyab ang galit ko kay Samael. Pero sa kabilang banda, napahanga niya ako. Magaling nga siya. Tuso siya. Duwag na akong duwag. Pero magaling siya pagdating sa taktika. Wala na ang bilang namin. Halos kalahati na ang nilagas niya. Partida. Hindi pa kami nakakakit ng tuluyan sa bundok. Hindi pa namin alam kung ano ang naghihintay sa amin doon. Kung gaano pa kadami ang natitira sa mga aswang niya. Kung ano ang kakayahang mayroon ng dalawang bantay ni Diablo na sinasabi nila.
kung gaano nga ba kalakas ang prinsipe ng mga aswang. Ibinaba kami ng mga pakunawa sa ligtas na lugar. Nakakatakot lang isipin na kamunti ka na talaga kaming lamunin ng avalanche na yun. Laking pasasalamat namin sa mga bakunawa dahil kung hindi sa kanila, marahil ay naubos na kaming nasa ilalim. Lucas, madami ang nabaho sa atin. Alam ko ang bako. Hindi ako bulag. Sigurado ako, may natitira pa siyang mga aswang sa lungga niya. Andun pa ang dalawa sa bantay ni Diablo. Hindi tayo ubra sa kanila sa ganitong estado, Lucas. Kung hindi ka bulag, dapat ay nakikita mo ito na malinaw. Anong gusto mong sabihin ng bako? Matas tayo. Bakit, Magnus? Sa palagay mo, mananalo tayo? Pagpapatiwakan ang susuungin natin pag pinagpatuloy natin ang pag-akyat. Anong klase kang mandrigma? Pinuno ko pa man din ang lahi nyo. Sasayangin mo ang sinakripisyong buhay ng mga kasaman mo. Para saan? Para sa kaligtasan mo. Isang duwag. Manahimik yung dalawa. Dito ang tamang oras para magbangayan kayo. Nasa taas ang kalaban natin. Magnus, kung gusto niyo umatras, karapatan niyo yun. Malaki na ang naitulong niya sa atin. Iniligtas ang buhay natin. Baka nakakalimutan mo. Iniisip nilang ang kapakanan ng natitirang buhay sa lahi niya. Magpapatuloy tayo kahit wala siya. Mananalo tayo. Tara na! Bilisan na natin at hindi na ako makapaghintay. Gusto ko na makaharap ang bantay ni Diablo at si Samael. Sumakay kaming muli sa likod ng mga naglalakiyang lobo. Nagmadali kaming pumanaog sa tuktok ng Everest, pero sa pagkakataong to, wala na sa ibabaw namin ang mabakunawa. Tuloy na silang naglaho. Umatras na sila. Gayunpaman, hindi kami napanghinaan ng loob. Mananalo kami. Ilang oras pa ng pag-akyat ang nakalipas. Nang marating na namin ang sinasabi lungga ni Samael, nagtaka ko. Ang akala ko, nasa pinakataas talaga, sa pinakatuktok, ang kinalalagyan nito. Hindi naman pala. Pero masasabi kong napakataas pa rin namin. Nakakalula pag tumitingin ka sa ilalim. Unang kita ko palang sa kuwebang yun, nakaramdam na agad ako ng kilabot. Kinakabahan ako. Bakit walang nagbabantay? Bakit wala akong nararamdaman presensya ng mga aswang? Ito na ba talaga yun? Nagkatitigan kami ina Boss, Magnus, Murad, Diana, Gustavo at iba pa. Hindi ako nakakita ng bakas ng takot sa kanilang mga mata. Wala nang atrasan to. Nandito na kami. Mabilis kami naganda at tinungo ang lungga ng mga uwang at ng prinsipe ng mga aswang. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Pero sa loob-loob ko'y nasasabik ako. Gusto kong makaharap si Samael. Gusto kong malaman kung may laban nga ba talaga ako sa kanya. Gusto ko rin malaman kung gaano kalakas yung mga bantay ni Diablo. Maliit sa labas kung titignan mo ang entrada ng kuwebang ito. Pero habang papalalim kami ng papalalim, palaki ng palaki ang lagusang ito. Dito na nag-iba ang pakiramdam ko. Unti-unti nang kinakain ng takot ang kanina'y tapang at pagkasabik ko. Lumalangsa na ang amoy. Amoy dugo ng tao. Amoy pinaboy na tao. Unti-unti ko nang nararamdaman ang presensya ng napakaraming aswang. Ng libo-libong mga aswang. Hindi ko ito inaasahan sa kanila. Alam kong marami sila. Pero hindi ganito kadami. Katakataka ring umiinit ang klima sa paligid. Ibang init ang nadarama ko. Para kaming nasa loob ng sinisilabang kung ano. Para kaming niluluto.
Nung narating na namin ang dulo ng lagusang yun, tumambad sa amin ang kulay pulang ilaw na nagmumula sa apoy. Nakakasilaw ito. Sa pinakailalim, nakikita kong may mga ilog ng lava. Napakaraming lava. Ano to? Huwag mo sabihing hindi talaga literal na bundok ito. Ang Everest na inaakala ng lahat na bundok, isa palang bulkan. Sino mag-aakala noon? Wala. At sino rin mag-aakalang merong malaking kuweba sa loob ng bundok na to? Sa bulkan na to? Ewan. Nagugula na ako. Pero yung talaga nakapagpabigla sa amin, yung bilang ng mga uwang. Walang wala sa nag-aabang sa amin kanina. Kung tatansyahin ko, aabot sa 30 mil o higit pa ang mga ito. Nakita ko si Samuel sa may dulo. May upuan doon at doon siya nakapwesto. Nasa tabi niya ang sinasabing dalawa sa bantay ni Diablo. Nakatingin sila sa amin. So wakas, nakarating din kayo. Mga laikan, mga tao. Pero nasaan ang mga bakunawa? Di na bale, maligayang pagdating sa lugar ko. Bukod sa mga aswang, kayo pa lang ang nakakarating na ibang lahi dito. Pinabati ko kayo. Lucas, kamusta? Nasaan na siya? Nasaan na pinuno mo? Hanggang ngayon ba? Tatago pa rin siya sa lakas ng iba. Hindi niya ba talaga kayang lumaban na walang tulong ng iba? Hindi mo pa ba alam ang balita? Pinatay mag-isa ni Pinuno, si Medusa, ang ina mo. Nakita kong natigilan sa pagsasalita si Samuel. Kung kayon, mukhang wala pa siyang alam sa nangyari sa ina niya. Pero nandito na ang dalaw sa bantay ni Diablo. Bakit ganun? Boss, mukhang walang kaalam-alam si Samuel sa nangyari sa ina niya. Bakit ganun? Base sa pagkakaalam ko, hindi nakakapagsalita ang mga bantay ni Diablo Leo. At kung ano lang ang ipag-utos si Diablo sa mga ito, ayun lang ang gagawin ng mga yan. Kaya kung sinabi niya lang sa mga yan na protektahan lang ng mga yan ang anak niya, malamang yun lang ang gagawin ng mga yan. Wala nang iba pa. Nakita kong naapektuhan ang prinsipe ng mga aswang. Naapektuhan siya sa sinabi ni Boss. Ngayon, alam ko na kung bakit nandito itong dalawang to. Sayang. Iimbitahan ko pa naman sana kayong sumali sa amin ng mga ibang lahi. Matitikman nyo sana ang paghahari sa mundong ito. Pero dahil sa kinantin nyo ang ina ko, magpapayad kayo. Patayin nyo silang lahat. Ubusin nyo! Mula sa kanya ay minigmol ang kulay pula at makapalakidlat patungo sa amin. Bumagal ang paligid. Hindi, bumilis ang kilos ko. Kailangan ko sagain ang ataking ito mula kay Samuel. Tumalon ako patungo sa kidlat. At gamit ang naglilib kong agilus, inatake ko rin ito. Naglikha iyon na malakas sa pagsabog. Kita ko ang gulat sa mga mata ni Samuel. Hindi niya siguro inaasahang masasangga akong atake niya. Kaso sa ginawa kong yun, naalangan ako. Malalaglag ako sa ilalim ng libo-libong mga uwang. Hindi maaari. Pagpapestahan ako ng mga aswang nito. Nakita ko, nasa taas si na Boss. Naririnig ko ang mga sigaw nila. May sumalo sa akin bago ko tuloy ang malaglag. Si Umbaku. Akala ko tuloy mo na kaming iniwan ng Baku. Gustuhin ko man, pero hindi pwedeng kayo lang makinabang sa panalong to. Kami rin. Kami ng mga lahi ng bakunawa ang isa sa tumalo sa pwersa ni Samuel. Pagkatapos ng sabihin yon, nakita kong umiti siya. Akala ko tuloy na talaga kaming iniwan ng mga bakunawa. Buti na lang at bumalik siya. Isa-isang lumabas sa lagusan ang malalaking agila at namatake sa mga uwang na nasa ilalim. Nasinunta naman ng mga laikan, ng mga suryon, mantirigma at mga filios.
Alam namin sa sarili namin na lamang ang bilang nila. Pero hindi kami nag-atubiling makipaglaban. Matapang naming hinarap ang libu-libong mga uwang na yon sa bundok ng Everest. Sa lugar kung saang merong naglalawang mga lava at mga apoy. Napakainit at napakahirap huminga. Para bang nabigla ang katawan namin sa bigla ang pagbabago ng klima. Mula sa sobrang lamig ay biglaan mo naging sobrang init. Ang hirap mga paglaban. Pakiramdam ko ay parang hindi na uubos ang kalaban namin. Pero tuloy-tuloy lang ako. Pinapatikim ko ang naglilib na talim ng agilus sa lahat na nagtatakang kumalaban sa akin. Ubos na ng lakas. Patay kong patay. Nakikita ko. Ganun din ang ginagawa ng mga kasama ko. Sina Boss, Gustavo, Diana, Murad, Magnus at si Umbaku. Kaya hindi ako pwedeng mapanghinaan ng loob. Hindi ako pwedeng sumuko. Mananalo kami sa labang ito. Kasalukuyan pa rin ang labanan nang biglang nakadama ako ng pamilya na presensya. Hindi maaari. Bakit ka nagbalik, Ami? Naramdaman ko ang presensya ng pagiging necromancer ni Ami. Pero habang tumatagal, parang may kakaiba. Parang hindi kay Ami nagmumula ang presensyang ito dahil mas malakas ito. Paano? Imposible. Anong ginagawa niya rito? Nakarinig din ako ng malakas na pagmartsa. Sila nga ito. Hindi ako maaaring magkamali. Sila Mephisto at Boga. Kasama ang mga necromancer at ang gintong hukbo. Biglang lumitaw ang ilang malalaking bilog na portal sa likod namin at iniluwa nito si Mephisto at ang mga necromancer. Habang mula sa taas, mula sa lagusan na pinanggalingan namin, lumabas si Naboga at ang napakaraming gintong hukbo. Agad na lumipad patungo sa direksyon ko si Mephisto. Nasaan ang anak ko, Leo? Nasaan si Ami? Huwag kang mag-alala, Mephisto. Ligtas siya. Pinabalik ko na siya sa base ng mga laikan. Pero sandali, anong ginagawa niyo rito? Kinausap niya kami ng pinuno niyo. Alam niyang hindi niyo kakayanin ang persa ni Samuel. Kahit pa nasa panik niyo ang mga laikan at mga bakunawa. Hiningi niya ang tulong ko. Isa pa, kailangan kong bantayan ang anak ko. Hindi ko maaaring may mangyaring masama sa kanya. Siya nga pala. Pagkatapos itong laban na to, Leo, kung mabubuhay ka pa, enda mo sarili mo. Mag-uusap tayo. Napanulok ako. Ewan ko ba, bakit parang mas kinabahan ako kay Mephisto kaysa kay Samael? Nakakatakot yung tingin niya. Ano ba yung sinabi niya mag-uusap kami? Hindi na mahalaga yun. Hindi ako dapat makampante. Malayo pa sa katotohanan ng mananalo kami sa labang ito. Nagsisimula pa lang ang katapusan ng labang ito. Mephisto, sandali. May tatanong ako. Tinitigan niya lang ako. Ito na ba yung sinasabi mo? Yung digmaan ng liwanag at dilim. Malabo. Hindi pa ito yung layo. Mas malaki ang digmaan nakita ko sa pangitain ko. Mas maraming grupo ang nagsama-sama. Mas maraming lahi. Mas maraming dugo ang datanak. Mas maraming mamamatay. Hindi ito. Hindi ito ang digmaan yun. Tumalikod na siya at nakipaglaban na sa mga aswang. Ibang klase. Napakalakas niyang nilalang. Masasabi kong napakalakas na ni Ami. Pero iba ang kapangyarihan na meron ng ama niya. Habang si Boga naman na isa sa mga naging guru ko, kung ano ang bagsik niya sa pagtuturo sa akin, mas matindi ang ipinakita niya sa tunay na labanan. Ibang klase ang kapangyarihan ng Luminous, ang ikasyam sa pinakamalalakas na sandata sa mundo.
Napakalakas niya. Ganito pala makipaglaban ang mga necromancer at ang gitong hukbo. Nakakabilib. Tinignan ko si Samuel sa malayo. Nakatitiglan siya sa akin. Dinuro ko siya gamit na naglilib kong agilus. Kaso, tawa lang ang itinugon niya sa akin. Nakakainis. Kampante siya. Huwag kang magtago sa likod ng mga aswang mo. Tumayo ka dyan, Samuel. Labanan mo ako.